Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, kahapon pa to pero ngayon ko lang po maipopost. Regarding to sa pinost ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang Facebook page. And of course, may kinalaman to kay Chris Aquino. Di ba before pa naman may mga nag-accuse talaga kay Chris na kasi ginagamit niya or ginamit niya yung mga alas ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Alam naman natin ang nangyari noong 1986. So, well, the rest is history. Masyado nung mahabang ano, issue yan para pag-usapan pa natin. But anyways, meron kang babala si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga nag-accuse kay Chris Aquino na kaso ginagamit nito yung mga alahas ni former First Lady nga. But anyways, eto nga, you can ano search din itong post na ito sa Facebook page nga ni former na ang pangalan ay Melu Sereno. Doon magandang tumingin doon sa ano niya kasi marami kayong matututunan regarding sa kung saan sang may kinalaman sa kaso. But anyways, eto nga yun. So first warning po, eto ang nakalagay sa kanyang FB page. Criminal case na po ang maaring harapin nyo sa pagbibintang na ginamit ni Chris Aquino ang alas ni Imelda na ayon sa Supreme Court ay galing sa Nakaw na Yaman. Bangko Sentral ng Pilipinas at PCGG na po ang nagsabing imposible ito. Simula ngayon, kukuhanan namin ng screenshots ang lahat na mag-comment ng ganito pati ang profile details nyo. At ipapadala sa Bangko Sentral, sa PCGG at sa sinisiraan yung tao. Dalawang government institution po at isang individual ang sinisiraan nyo. Paano po nyo sinisiraan ang PCGG at Bangko Sentral? Dahil po sa ilalim ng batas, hindi nila maaring galawin at ipagamit sa maling paraan ang mga assets na pinagtiwala sa kanila gaya ng mga alas na nasamsam na ill-gotten wealth. In effect, inaakusahan nyo ang PCGG at Bangko Sentral ng paglabag sa batas. Dati po ay dinadaan lang natin sa paliwanag na walang basehan ang akusasyon nila kay Chris Aquino, Bangko Sentral ng Pilipinas at sa PCGG. Ngunit hindi po tumitigil ang ganitong mga masasamang bintang at krimen po iyan. Kaya't iipunin na po namin ang mga screenshots ng ganito mga comments at ipapadala sa kinauukulan. Nasasobrahan na po ang pagiging kriminal na mga gawain nyo. Yung mga may resibo ng ganitong comments, paki-forward po by PM sa akin and I will forward. Gawin po natin itong activity laban sa irresponsabling paggamit ng salita. Salamat po. May update. Update! May mga nagpapadala na po ng mga resibo ng krimen sa akin. Iniipon na po natin ang mga ito. Ayan. So, ayan. May mga, actually, nandun din sa Facebook page ni Miss, at iba't ibang ano, at ibang, kumbaga yung mga link nung yun sa Facebook, pino-forward sa kanya, pino-post sa kanyang wall. But of course, hindi rin may iwasan na may mga kumukontra, may mga nagsasabi pa rin. Ito halimbawa, sabi, kung Aquino ang napag-uusapan, criminal agad. Eh, yung sinasabi nila magnanakaw si Marcos, dapat criminal case din yon. So, ang haba-haba ng mga ano na naman. Ayan. Ayan, ang haba-haba na sabi ko, alam po, never-ending talaga tong topic na to. When it comes to Marcos and Aquino, talagang napakahaba. But anyways, ayan po. So, ako naniniwala ako na nagagawin niya nila ano, ni former Chief Justice Sereno. Kasi diba, katulad niyan, in dalawang institution nga ang sinisiraan dito. So, ayun lang, at least first warning pa lang ito sa mga gumagawa nun. And for sure, masusundan pa ito ng masusundan. So, diba nga kasi, medyo, hindi lang medyo, talaga namang seryosong usapin yung i-accuse niyo ang isang tao na ginagamit niya yung, alam niyo naman, masyadong ano yan, masyado ng mahaba, malalim ang usapin na yan. So, hanggang doon lang tayo. Ako, report ko pa lang sa inyo na eto nga, babala yan ni Justice, ni Chief Justice Sereno sa mga nag-accuse kay Chris. So, yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye!